Hello guys, what's up? So welcome na naman sa panibagong YouTube video guys. So sa videong ito, magba-bike check tayo ng isang pangmalakasan at pangmalupitan na road bike. So road bike naman tayo guys. Ayan. So magba-bike check tayo nitong Quest 4. Ayan, first time nating magba-bike check ng ganitong kagandang road bike. Siya nga pala guys, nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan, no, di ba? Oh, ganda rito, guys. Oh, oh. So wala nang intro. Excited na talaga ako. First time makapag-bike check ng ganitong road bike. So ayan guys, ang ating iba bike check ngayon na pang malakasan at pang malupitan syempre na road bike. So first time natin na magba-bike check ng ganitong road bike. So ang frame nga pala niya guys, yung nakikita nyo na yan ay titanium. Ayan. So base sa nakuha kong impormasyon guys, ito daw yung pinakamagaang at pinakamatibay sa pagitan ng aluminum saka ng carbon. Ayun no. So yung kakulangan daw ni aluminum sa gaang at yung kakulangan ni carbon sa tibay, ito yung pwede mo ipantapat. Ayan. So sabi nga nila, kung gusto mo ng matibay na pang matagalan na pwede mo ipamana sa iyong lolo, ayan, sa iyong apo pala, so dito ka sa titanium. Ayan, no? So magaang na rin daw to. Yun. So ang frame nga pala natin, by the way, highway. Ang road bike na ibabike check natin ay Quest 4 Opal Light. Ayan, so light na light. Ayan, dito tayo sa kanyang frame guys. Kung makikita ninyo, ayan, hindi pintura yan. Yung nakikita nyo na yan. So hubad yan, sabi nga nila. So titanium na walang pintura. Kumbaga natural color yan. Oh, oh ang ganda nito guys. Matte. Ayan. So akala ko kanina talaga pintura pero hindi daw, hubad. At ito, itong pinakatatak niya palagay ko laser to guys. Ito nakikita nyo na makintab na KS4, palagay ko ni laser yan. Ayan. Bilog na bilog ang ating down tube. Ayan oh. At sa kabila sa taas may nakalagay na opal light, bilog din to itong top tube. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang size nito ay 50. Ayan. At ang top tube niya ay 50 rin. So kung hindi ako nagkakamali, ang 50 ay medium. Yan, di pa tayo masyadong familiar sa mga sizes pagdating sa road bike. Ayan, 50 cm. And then 50 cm. Yan. Tapos itong seat tube niya guys, bilog din. Kumbaga parang patubo siya guys. Talagang bilog. Ayan o. Ayan. At hindi siya smooth welding guys. Pero napakapino nung pagkaka-welding niya. Ayan, welding ba tawag sa titanium? Ayan, pakikorek na. Napakapino niya guys kumpara doon sa mga aluminum na welding. Oh. Ang pino niya. Tingnan mo natin dito guys. Oh, tingnan. Ang lalapit ng pagitan. You know, kumpara doon sa welding ng aluminum. Pagdating dito sa seat stay, pabilog din. Ayan. Dito naman sa bridge, ganun din, pabilog din. May butas. Ayan, pabilog. Pagdating dito sa chainstay, pabilog din yung tubo. Halos lahat ng ano niya, tubo, guys, pabilog. Ayan, oh. Dito, sexy. Sa chainstay niya, oh. Ayan, kung makikita niyo sa chainstay, guys, pa-sexy siya, oh. Ayan. Maganda na yung clearance dito, guys. Tapos, doon may bridge. Ayan. So, may bisita tayo rito, guys. Ayan, oh. Hello, hi. Ayan. By the way, ang pray natin, guys, ay true axle. Ayan. So, paano kaya gagamitin mo to sa karera tapos naplatang ka, no? Hahanap ka pa ng tools. Biglang ganun, eh, no? Ayan. Ganda, guys, nung ano, nung lock niya. Ayan, no? May tornilyo dito. May cover. Ang cute, ang cute. Okay? At dito tayo ngayon sa top tube. Down. Head tube. Ayan, head tube.
Yung head tube niya, guys, tapered. Ayan. At may logo ng KESPOR. K saka R. Ayan. First at last letter ng KESPOR. Ganun din siguro laser din to. Ayan. Hindi siya pintura. Basta, guys, ang frame niya ay hubad. Ayan. Walang pintura yan. Natural. Walang halong chemical. Ayan. At dito tayo sa fork. Ang fork niya, guys, carbon lodi. Ayan, no? Oh, carbon lodi. Ang shape niya medyo pa-triangle. Flat dito sa likod. Ayan. So, flat. Then, nandito yung pinaka-umbok niya. Ayan. Diba? Ang ano na nga pala natin ay KESPOR din, guys. Kung makikita nyo. Ayan. So, meron siyang parang decals dito. Parang ito water decals. KESPOR. At true axle din yan. So, harap likod ay true axle. Walang mali. True yan. O, diba? At palagay ko, guys, etong fork natin ay tapered din. Tapos, yung bearing niya, guys, parang internal. Or, ayun, di pala. Ayun pala, may nakikita ko na housing. Ayun, guys, may nakikita kong housing. Ayun, yun, nakikita nyo ba yun? Ayan. So, palagay ko, seal bearing na to, guys. Ganit, itong headset na ginamit dito sa KESPOR. Ayun, ganda dito, promise, oh. Woo! Guys, talagang na-amaze ako dito sa frame na to. First time natin mag-bike check ng titanium. Woo, nakahawak na rin ako sa wakas ng titanium, oh, di ba? At dito sa hub, ayan, yung hubs niya, alloy. Alloy lodi. Ayan, formula. Yung tatak. O, kita nyo naman, tatak pa lang, pangarera na. Formula na alloy, seal bearing lodi, true axle lodi. Ayan, at bilangin natin yung TASBU. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes ang ating na formula alloy hubs. Stainless ang ating spokes. At base sa information na nabasa ko, ay brass daw tong nipples. Ayan, brass yan. Ayan, ito stainless. At ang ating rims ay double wall na carbon lodi. Ayan, nakikita nyo, carbon lodi. 40 millimeter yung lapad niya o yung taas. Ayan, 40 millimeter yan. Eh, may nakalagay dito 40, oh. At ang tatak niyan ay machine 11. Ayan. Machine 11. So, brand pala yung machine 11. Ayan, gano. Carbon lodi. Ayan. At first time na naman natin na makakakita ng gulong na ang tatak ay RRC. IRC. Ayan. Base sa sinabi sa akin, ito daw ay kasabayan ng Continental. Ayan. So, nagbabalik ang IRC na gulong. IRC Jetty 700 by 25C. So, ready na to, guys, sa pangarera. Ready na yung bike. Yung binti mo na lang ang inihintay dito. Oh, yan, oh. At sa kabila, ganun din, formula na hubs. Alloy lodi. Quick release lodi. Ang ganda nito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes ang ating hub. So, kadalasan sa mga road bike, pakuntian ng ano, no? Ng spokes. Ayan, no? Pakunti ng pakunti. Ganun pa rin, double wall alloy. Double wall na carbon lodi. 40 millimeter. Gawa yan ng machine 11. Ayan. Ayan, no? Machine 11. Ayan, no? Tapos, IRC Jetty na 700 by 25C na gulong. Parang yung gulong niya, guys, kalbo. Wala akong nakikitang spikes. Ito lang, oh. Ito lang, ito. Nakikita nyo na yan, oh. Liit niya, oh. Yan, oh. Oh, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yan, oh. Ang kunat, guys. Diba? Oh. Tunog mayaman. Ayan. So, bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, cha. So, 11 speed ang ating cogs. Ang tatak ay dan-dan-dan, Shimano. Yun, no? Oh, di ba? Shimano. Anong Shimano kaya to? Shimano 105 siguro to. Ayan, 11 to 28. Oh, tama. 11 to 28 nga tayo. 11 to 28, guys. Ayan. So, 11 speed, Shimano, 11 to 28. Ang ganda nito. At, syempre, Shimano 105. Sabi sa inyo, guys, naka-ready na itong pangarera. Hinihintay na yung binti mo nito. At, ang ating pulley ay oversize.
Ayan. Naka-oversize tayo. Dito, ganun din. Oversize din ang ating guide pulley. Ganun din ang tension pulley. At ang kadena natin ay KMC X11. Ayan. KMC X11 na glossy to. Tapos, matte to. Ayan. Makatas-katas pa siya. Ayan. At ang ating crankset ay Shimano 105. 170mm alloy. Alloy din to. Alloy din yan. So, hindi tayo gagamit ng magnet ngayon dahil sigurado ako wala tayong maano ditong bakal. Ayan. So, alloy, 170mm. At alloy ang ating chainring. Magparehas yan. 11 speed. Hindi. Ito yung 11 speed. Yung ating cogs. Ang chainring natin ay 34 yung pinakamaliit at 50 yung pinakamalaki. Ayan. So, Shimano yan. Ganda yan, guys. Siyempre, yan ay hollow tech. So, wala kang nakikitang butas dito. Yun, kadalasan naman kasi sa mga Shimano 105. Ayan, walang butas. Pero, hollow tech yan, guys. Ayan. Sa kabila, mayroong butas. Papakita natin mamaya. At ang ating FD ay Shimano 105. So, napanood ko kay Jer Victor ba yun? Jer Victor. Kung ako nagkakamali. Ito daw yun. Hanapin daw to sa mga FD. Yung sticker na yan. So, ito daw yung kasi authenticity. Para malaman kung original daw. Yan o. So, napanood ko. At guide na rin yan, guys, kung gaano kalayo or kataas yung FD mo. So, ayan o. So, itatapat mo dito yung ipin. So, ganyan daw kataas lang. 1 to 3 millimeter lang yung pagitan ng FD saka yung tuktok ng ngipin ng chainring. So, maganda yung pagkakasetup nito, guys. Oh. Clamp type nga pala tayo. Ayan. So, sa ilalim dumaan yung kable. Ayan, nawawala sa focus. So, ayun, sa ilalim. Ayan. Hindi ko napakita sa inyo kung saan nga pala lumabas at pumasok yung kable. So, dito pumasok. Internal cabling tayo. Dalawa. Ayan, dalawa yan. Tatlo pala, guys. Isa rito. At dalawa dito. Ayan, nakikita nyo. Isa, dalawa. At tatlo. At dito yan, lumabas. Ayan. So, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Ayan. So, may ano pa siya, oh. May space pang isa rito. Ayan, nakikita nyo, guys. May space pa. Tapos dito, may space pa rin. So, napakadami mong pwedeng choice kung saan mo palalabasin yung kable. Bahala ka na kung saan mo gustong ilabas. Basta dyan ilalabas yan. Ari ko, tumama pa yung ulo ko doon sa handle, guys. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay nakalock. So, hindi mahihiram to. Ayan. Ito yung gustong kong seat clamp sa bike. Yung hindi pwedeng mahiram kasi hindi mo maibababa yung upuan eh. Biglang ganun, asungit, ano. Ay, magpahiram ng bike. Ayan, alloy siguro to, guys. Ayan, 31.8. Itong seat clamp. Pero yung ating seat post, palagay ko 27.2 to. Ayan, 27.2. Siyempre, gawa yan ng Kespor. Carbon Lodi. Ayan, carbon Lodi. At 2-bolt type yung ating clamp dito. Ayan. So, dalawang tornilyo yung pangka-clamp natin sa ating saddle. At ang saddle natin ay machine 11. Ayan, oh. Oh, ang nipis nito, guys. At ang flat na flat, oh. Mm. Ayan, oh. Oh, lalapat talaga point mo rito. Walang kawala rito pagdating dito. At may mababaw na kanal dito. At may hiwa. So, dito dadaan yung ihi mo. Pag naiihi ka na, dyan tutulo yan. At dito lalabas ang utot mo. Hindi ka hindi mo natataas yung puwit mo. Ayan, ganda nito, guys. Manipis yung foam. At mahaba. Ayan. So, sa mga mahihilig dyan sa manipis at mahaba, tamang-tama itong upuan na to. Eh, medyo makitid lang din yung puwet, yung lapatan ng puwet dito. Ayan. So, komportable yung puwet mo rito. Pasok na pasok. At dito tayo ngayon sa drop bar. Ang drop bar niya, guys, ay 420mm. Ayan. Alloy Lodi. At ang ating stem ay 100mm alloy Lodi. Gawa ng machine 11 yan, oh. Machine 11, oh, di ba? Ganda nito, guys. Tapos naka-internal cabling tayo. Ayan. So dito dumaan sa ilalim ng bar tape. Ayan. So tinago siya ng bar tape. Maganda, no? Ganda niya, no? Oh. At syempre, ang ating lever ay STI.
Yeah, exclusive for Shimano ang STI. Shimano 105 na lever. Ayan, ganda nito, guys, promise. Siyempre ganun din sa kabila. Ayan, oh. Ganda. Ayan. At ito, nakalimutan ko, guys. Yung headset niya walang tatak. Made of alloy. Tapos spacer niya carbon lodi. Tapos dito alloy. Tatlong alloy na 10 mm. Ito 2.5 yata to, guys. Ito, to, yan o. So, dito naman sa taas, carbon. So, ang dami mong option kung hanggang saan or hanggang gaano kataas yung stem na paglalagyan mo. Ayan. Pero kung akin to, mag-iiwan lang ako ng isang spacer dito, ibababa ko yan para aggressive. Biglang ganun, ano? At punta tayo sa kabilang side ng bike, yung kanyang caliper at rotor. So, guys, ito yung caliper niya. Gawa yan ng Pro na A8000. Hydraulic to, hydraulic na to, guys. Hydraulic na yung caliper natin na pinapagana yan ng kable. Ito. So hahatakin niya yan. Mag-i-engage ngayon yung itong piston, ano ba tawag dito? Basta yan. At dual piston na din daw to, guys. Tapos meron siyang fin dito. Sabi sa akin cooling fin daw to. Ay, guys, akalain mo 'yun, oh. At syempre, ang ating rotor ay gawa ng Pro 140 mm. Kung hindi ako nagkakamali, ano to? Floating rotor. Ayan. Tama ba tayo, guys? Floating rotor na ball type. Ayan. At syempre sa kabila, ganun din. Pro na caliper na hydraulic. Ah, by the way, guys, naka-post mount to. Ayan, naka-post mount. At syempre sa kabila, ganun din, naka-post mount. Yun, guys, pansin ko sa mga nakaganitong hydraulic caliper, ang liliit nung ano niya, yung pinagtotornilyohan, dito maliit lang. Tapos, dito maliit lang din. So, kaya gumamit siguro nitong adapter, kasi yung distance ng tornilyohan, malayo. So, kung gagamit ka pala nito sa ibang road bike, gagamit ka sigurado nung adapter. Kasi ang liit lang niya, oh. Kung nakikita nyo, guys, ito lang siya, oh. Ito lang. So, kaya gumamit nito. Yun, na-share ko lang naman, guys. At sa harap, yung rotor niya ay 140 mm din, na ang tatak ay Pro. So, parehas palang Pro to. So, terno yung dalawa na yan. Ball type din, guys. Floating rotor din. At ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys, na hollow tech. Ayan, may butas dito. Walang lagusan yan. Sarado yon nung nakikita nyo sa crank arm sa kabila. So, again, 170 mm ang ating crank. Ayan, Shimano 105. O, kita nyo naman, dinig na dinig, guys. O, tunog mayaman. O, diba? At ito yung pedal niya, guys. Ayan, may bakal ba to? Alloy. Alloy siguro to na may plastic ball bearing. Ayan, sigurado naman ako, guys, na sa ganitong road bike, gagamit ka ng clutch dito. Clutch. Clutch ba? Clutch. Ayan, oh. At ito, nakalimutan ko. Lalagyanan ng cage. Battle holder cage. So, ito lalagyanan ng ating malamig na beer, ha? At syempre, ito kabila yung pulutan. Ayan, dapat terno yung parehas. Pag may beer ka, may pulutan ka. Ayan, lasing na ako. Ayan, oh. So, guys, palagay ko wala na ako nakalimutan sa ating bike check. Silipin uli natin to, guys. Ang ganda, promise. So, first time. Oh no, first time in forever. Habol ko lang, guys. Ito, may nakita ko dito. Hindi ko alam kung para saan. Pero palagay ko ito yung barrel adjuster. Ito yan, oh. Ayan. Ito palagay ko barrel adjuster niyan. Laki, oh. Sa mountain bike, di ba, maliit lang. Dito lang nilalagay. Ito, laki nito, oh. Kitang-kita, oh. Ayan, oh. Ganda nito, guys. Promise, oh. Ang pakadaling mag-adjust ng ng tension ng kable. So guys, ayan ang ating bike check ng malupitan at pangmalakasang road bike gawa ng Kes4. Nakalimutan ko na, ayan, mahirap na tumatanda. Kes4 Opalite. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, sa regular price nila is 77,000 pesos, pero maibibigay nila sa inyo ng 72,000 pesos. So, ang laki ng na-discount ninyo, guys. So, 5,000. Laki na rin yun, no? Pabili na rin ng helmet yun, sapato, saka ng cleats o pedal. Biglang gano'n, no? Yan, nandito. Dito yan lang. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Yan, lalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at yung Google Map para sa mga gustong mag-avail ng ganitong road bike. Yan, guys. Ready na yung road bike. Katulad na sinabi ko kanina,
20 mo na lang ang iniintay. Sabi ko nga, pag may lumakas akong 20, bagay na sa akin itong road bike na to. Ayan, biglang ganun. Ano? Ayan, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa ating binike check na road bike. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Guys, road to 4,000 na tayo. Ayan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!